Walang thank you hanggang ngayon na. Pero Manjin Bloom, alam kong gusto ko siya itong simulaan. Game 1 no. Sa inyo na muna, men. Eto na, men. Simulan na lang. Hare Krishna, Shri Ramigal. Klasiko, tol. Oh, hindi na natin nakita yung drop kung paano. Basta nangyari na ang dapat mangyari. So, ay, naku! Oh, Yako! Oh, Yako Mania! Oh! Inigentor! Welcome back! Welcome back! Welcome back! Throwback! Talagang literal na trinomback si Yaku sa gitna. Mula sa harap patalikod. Surprise at lang sila kay Kuya Pain. Ladies and gentlemen, intro pa lang yon. Yung mga lahat ng adla kasi sobrang hype ng laban na to. Rivals! Alam mo yun, Signal Ultra versus Aether Main. Ladies, DDPG Aether Main. Signal Ultra versus Bren. Ito na yon. Eto na yon, simula pinanganak sila, Destiny. Ito ang kanilang Destiny. Ang magkalaban sa Mobile Legends. At ang pinakaunang biktima na sa una ay si Yaku. Si Pain, grabe, clutch, flicker in, ejector. Nga pala, Kuya Shinbu. Oh. Itong mga players natin, may kanya-kanyang responsibility na rin sa buhay. Si Pain ay, nung nag-champion, hindi pa kasal. Pero ngayon, mister na. So ganun, ganun ka nag-evolve ang mga players. Yes, si Mage Dad yata, no? Parang, hindi ko alam kung may baby na si Mage God. Meron. Season 2. Oh, pero no Season 1. Hindi ko maalala eh. Test mode pa lang ata sa Season 1. Parang he was just expecting during Season 1. And, actually, doon din napakilala nga sila Yaku, no? Even the Senya is the one na parang kinukumpara kay Yuji dati. Kay Yuji, oh. In terms of that mage role. Ang alam ko kasi, si Senya, nung Season 1, he was part of the DD squad, pero hindi siya doon sa main team. Ang naglalaro that time for the main team, I think it was Blopsy or Eson. And si Blopsy, si coach, nag-transition na siya to the coach after nung naging, yun nga, Signal Ultra na sila kasi si Disenya na yung pinili. Nakatabi ko pa to si Disenya noon nung panahon na yan, yung Season 1. Tapos sabi niya, sayang, isa JJ. Doon pa lang. Oh, sabi niya, nasayangan siya sa game. Tapos, kwento niya nga na baka lumipat siya sa next season. And nangyari nga, umabot sa point na nag-champion. Isa GG. Ang taas din nung press ni Disenya during the regular season, no, when he actually got in patungo doon sa main roster. Oh. And doon parang nakilala yung pangalan Disenya on the Alice, 'di ba? Oh. Really go toe to toe with Yuji. Yuji. Aggressive maglaro ang Disenya. Si pare Disenya. Sige pare, balik mo na, bugbog. Ayan na, throwback din. Throwback si lang. Para maligtas. Yeah, of course. It's the Kapitan, El Kapitan. El Kapitan, no. Para sa game na to. Yeah. And for the side of Brendan, no, big names as well. Yelihis. Yeah. Hindi na nawala, the most consistent one. Yeah. I think of them all. Although, alam natin na sabi nga, 'di ba? This publicly known nasawa na siya, no? Pero it would be nice to see again, no? Yelihis on the show, 'di ba? Oo, no. Classic. Vintage Yelihis on the show. Meanwhile, parang Shinbu, may napitas na naman ata ang side ng Season 1 Champions, Pain, na with 2 assists. Mukhang may nakuha sila sa top lane. It's going to be Esson. So, this Johead ni Pain ngayon ang gumagawa ng plays para sa team ng Season 1 Champions. Let's see kung anong pwede nila pang gawin. Si Ribo pala, si Doc ay hindi naglalaro. So that's why we have 666 rolling in. And I was thinking that Pain will be on the high list, pero it was 666 na hawak noon. Yelihis na nga sa Natalia, and Pain yung nakikita natin ngayon na may high impact na Johead. High impact Johead, at nabibigyan pa si Coco dito ng farm. Man, ano to? Vintage Coco Marksman. Ay, oo, vintage ko ako, Marksman. Hindi siya nagpa-Marksman ngayon eh. Puro na siya side laner fighter eh. Yeah, yes, no? So, parang, naalala mo yung ano ni Coco, yung Hanabi? Oo, Hanabi yung... Hanabi na naka-sprint? Oo, Hanabi. Yung nagulat tayo, nag-Hanabi pick siya. Kasi ang... Tapos nag-scaling ng Todo rin. I mean, side lane, ano lang, side lane na push lang. Tapos nung sumali.
online na online na. Yuji here though, no, very interesting. Ang main mage pala talaga nila dito is decided to be on the Kaja. No, so yeah. Brent here, or rather Aider, has started to mix up, ladies and gentlemen. And our season 1 champion was able to spot out the marksman, Yaku here, mula dito sa season 2. That was a misposition by Yaku, I think. 3 picks kaagad dito para sa side ng season 1. Pero dahil dahil throwback to, wala naman din yan. Kumbaga, lagi naman ganito yung nangyayari. Ayun na nga, strike order yung first kill dito ni Kaja. Meanwhile, si Tets, ang kulado. Yeah, Haze getting another kill. Tamang hit lang si Coco mula doon sa gilid. Ultimate para kay S dito. Double kill. Free hit si paring Disanya. Pero si Pew, kumikrip walk. Triple killing, ladies and gentlemen, para kay Disanya dito. Online na online. It's a GG will be called. It's a 666 will be destroyed. It's the Maniac, ladies and gentlemen, on the far side. The first Maniac of our game. 4 consecutive kills handed over towards our season 2 champ, and that is on their main mage. Disenya is back. Disenya is back. Disgrasya mula kay Disenya. Hindi ko alam kung anong pronunciation ba niyan, pero masyadong masikip. Masyadong masikip para sa season 1 champions yung laban na yon, and perfect spot yon para sa Parsa. Wala every skill that there is. Even though nakapitas, yes, ang season 1, nakabalik naman ang season 2 champions. Mind you, Shin Buddhist is a Claude versus a 1-1 in the late 2. So medyo magandang bawi para sa season 2. Binabantayan ko nga din actually kung ano yung magiging itsura ng scaling dito. Parang ang alam ko, parang I'm leaning more into the Claude. Pero iba kasi yung 1-1 pag na-activate yung crossbow of tongue, di ba? Oo, yeah. Talagang wasakan pag lumipad na yan, yung yung ating 1-1. Mapipilitan ka kasing gumamit ng wind chant, yung wind of nature. Yung wind of nature, yes. Whenever you're up against sa 1-1, kasi wala ka talagang choice Involve siya. Ang problem pa, kapag napatay ka niya, after that, pwede siyang lumipat sa ibang target. Kung malambot ka, papatay ka niya, magre-reset ulit. And by the looks of it, mukhang nakukuha ni Coco dito yung gusto niyang farm. Already with the Raptors Machete and probably in a Wild Corrosion site na. But as I say this, ganun ang pasok dito ni Paring Tights, mga kaibigan. Pero yung 666 gagawing 000. Pasok agad at dire-diretso. Mga membro dito ng Team Season 2 Champions. And I think that's the call for Season 1. Na tumakbo na tol habang nandyan. Pain naman, pulling back. Pero I think that should be it. The advance should go in with the last insanity activated dito. Kaming yung kaya kay Paring Pew. Tinamahan dito, tagim para kay Coco. Pero crossbow of tongue activated. And syempre para dito sa ating mawal. At pahingin mo, mayroon din napatay yung Maxi dyan. On to the pain, on to the Kupra. Palitan sila lang tot at nagwawala na. That's gonna be a 3-4-2 exchange. Double kill here for Yelly Haze. Goes for the chase down. Disanya naman. It's gonna be the crowd control, pero I think makakatakas to. Lumilipad lang si Kuya Disanya mula sa likod. Umaapang, kumukumpas-kumpas lang. Oo nga, tol. Wala ang nakakatig. Ginugulo-gulo lang ni Yelly Haze kahit papano. Pero hindi, tama ka, Manjin. Kumukumpas-kumpas lang talaga. Kumpas lang siya. One fourth yung beat and unfortunately for season 1 champions, napitas kagad doon yung isang hero nila na si 666. So that was a 4-on-5 situation. Mind you are playing with a Natalia Kuishinbu. Every time there's a Natalia in your lineup, expect na yung laban nyo lagi hiwa-hiwalay. Yes. Isasabay yung Natalia sa laban lagi, laging likod yan. Boma labs sa harap yan. Okay. So with the lineup ngayon, yung 1-1 kasi ang problem diyan kay Shinbu. Kailangan pa niyan magsa-spike yan kasi after the first item. After the first and second item. Good thing Camo, hindi siya namatay. 3-1. So this time, 3-1, yes. May damage na rin yan kahit papaano. Yes. Kailangan nila mag-ingat. Yes. Alam mo, Manjin, naamoy ko greatest games. Ganito laruan. Ganitong laruan ng mga players natin. Parang walang gusto bumitaw di ba? Wasakan yata ng demo to. Let's see here. Nakakuha sa likod agad. Yako destroyed, ladies and gentlemen. Along with Pain, ang bilis ng backup. Pero syempre, walang makaka-backup. Siguro dito kay Few, kaya naman biglang aangat, mamembro ng season 1 champion natin. They're gonna be focusing on to the turtle na lamang. Pero with Eason around the corner and they have no idea where Disenya is, they will pull back. Mabout. Parang wala ka na ata talagang takas doon after the ejector. May smoke screen ka. Speaking of Daniels, eto, hinila-hila, Dulce. Let's go! Disanya, huli ang bangs mo. Tapos eto pa si 666. Nagpatigitin sa mga home base nila. Ayun, putang spa si Kuya Muy Coco. Basag ang Torre. Pick-offs after pick-offs dito. Ang season 1 champion,
Instant Turtle. Classic ang nakikita natin sa kanila, pare. Yappy. Kahit, alam mo yung nangyayari kay Bisaya, ginawa lang parang Magnolia Chicken. Yes. Inalo lang eh. Pinataba lang. Pero kinatay pa rin yung manok, kaibigan. Alex Grimmin and Desenia giving a shutdown kill against the members dito ng Season 1 Champs natin. May shutdown din naman na ginawa kay Yelis. Paul, greatest games. Greatest games. Greatest games. It goes to show na kahit gaano kalakas ang manok mong panabong, pag uwi, pwede mo pa rin. Ulam pa rin yan. Ulam pa rin. Kahit ilang panalang binigay mo sa amo mo, pag ikaw natalo, tol, tinola ka, automatic. Tinola ka, or adobo ka. Masarap yun, A-team. Eto na naman, may stand dito, nag-bouncing ball, baby bouncing. Tapos na sana, ay! Use wala skill and killing spree. Para kayo ko, eto na, Benji Toko! Wala akong set damage, wala akong joke lang pala yun. Oh, tol, relax lang din naman kasi syempre, si Master Butin dito, ang lakas ng shell sa likod. Yung back shot natin, hindi ininda. Yung kadod, yung ano, yung final spark, yung blast dito ni Vegeta 1-1, mga kaibigan. Pero ito, ayaku naman, auto pain. Greatest games. Greatest games, greatest games, tol. Greatest games, tara. I can feel it. I can feel it, Mr. Krabs. I can feel YouTube. I can feel yung diba-diba. YouTube. What's good? YouTube. Namiss namin kayo, YouTube. Namiss namin kayo. Ang dami na. Pero yung mga OG dyan, shout out sa inyo, Bonatong. At saka sa tropa na natin ngayon siya, si Daddy Yan, Shark. Oo, sila Daddy Shark, mga kaibigan. Mga OG. Nakasama natin, siyempre, sa history na itong NPL. Let's see here, because surety ang pasok kapag nahuli na ang pagong, mga kaibigan. Pinalimutan dito ni Marik Haja. And will there be a counterplay if you into the front line, torching back? Pero I think nyo na lamang, layo na lamang dito mga membro ngayon ng ating Season 1. Parang classic talaga yung nakikita natin, Kuya Shinbu. Ganito din yung nangyari. Ganito din ang sitwasyon ng Season 1 and Season 2. Laging Season 1 champion ang lumalamang. Yes. Tapos, bigla na lang magpo-pull up ng miracle uppercut. Ng season champions. Yung kapag yung announcer sumabi na eh. Umabate ang champion, mga kaibigan. May ayan na ng champion. Nako, ayun na, nag-ulti na dito si Paring Coco, pero may napitas na isa ang Season 2 champions. Habang si Ace, hindi na maulit yan. Magbabasag na si Ace dito sa top lane. And si Naiko lang pala ng Season 1 champion, yung Season 2. Nakapita sila ng isa pero basag ang tore. Shout out stall dun sa mga OG casters, no, na in-inspire tayo. Sila Koro ng Ghost Fighter, saka yung announcer ng nila Makunochi. Mga kaibigan ko, pero nakaagad na opunit lahat ng benda sa mukha ng ating Kufra. And that's gonna be Coco into the front line, pero nag-first kill na lamang dyan habang hindi pa rin nila alam kung saan entrada yung Natalia. Likod! Ako sa likod si Yelis! Yelis! What's good, my friend? Ginagawa ni Yelis. Asim Nation para kay Kuya Yelis. Oo nga to, highlight place. I think in-underestimate niya dito yung potential na ma-outplay siya doon. Kaya kasi mapatay yun eh, especially kung Farsa lang. Kulado yung mga kampi niya, pero naku. 3v1 under turret, yun yung problema dito, mga kaibigan. We'll get few here. Ang laki na mega kill para kay Coco. Oh, pa-final blast na yan, mga kaibigan. Pero binati kaagad ng Blazing Duetting. Pasok dito si Yago at kita mo naman na may something na malaking nagawa dito mga membro ngayon ng Season 2. Kung seryosong usapan lang din, Kuya Shinbu, sa tingin ko, mas kumakampi ako dito sa late game damage ng Season 2 champion sa iyo. Talaga, no? As Insanity, Blazing Duet, Feathered Airstrike, lots of AOE uncontrolled damage and AOE CC. Speaking of CC, ayun na! Nako, mga kaibigan! Ang hindi nito ay yung Lord natin, 5% yung buhay, finokus nila esports, bumalik si Yako dito with the BMI, gonna be securing that one, design niya na nakuha naman dyan, exclamation point, Yelis, just around the corner, pero I think mamba out na. Now with the first Lord, secured dito ng Season 2 champs, tol, ano nangyayari ngayon? Comeback is real. Ang dami niyong sinabi kanina nung early game. Ganito naman lagi ang mangyayari. Gusto niyo na throwback. This is the ultimate throwback. The gangster, ang tunay na gangster na si Tets ay nagbabalik na. Nice Tyrant's Revenge. Yes. Nahuli ka agad si Kuya Yuji. Sabi ni Kuya Yuji, dito pa. With that easy turtle easy lord para sa Season 2 champions, 2k lang alamangan ng Season 1. Pare, mukhang unti-unti na nag-expire yung damage ng Season 1 champions dito. Yeah, well, ewan ko talaga kung bakit nag-dive kanina si Elise. I-outplay niya tatlong hero tas isang tore, mga kaibigan. Sa likod. Very interesting. Game.
Kasi siguro itong MOBA, pre. Pero ayan, totoo. Actually, kung makikita sana natin yung gold graph natin, makikita mo talaga yung El Clasico na comeback swing dito na laging dinadala ng Season 2 champions natin. Actually, for fandom sake, tawagin ko muna sila talaga. Alam mo yun? Oo nga. As in, Signal tsaka Bren. Signal tsaka Bren muna. Kasi yun yung kilala ng mga champions, ng mga viewers natin dito. Eason, bakit? Eto na yung Lord, nakakuha ng tulak dyan kaagad, paring Manjin. Ako, nagkatulak ka na nga, pero nag-ultimate ng Glorious Battle. Yan yun naman yung Wutangs. Naku, si Ted sa pulado dito, pulado on skin, stand. Wala-wala, sneak. Nandito na. Idol na mga kids. Si Kuya Pew, sumusunong. Naku, si Fernie. Talagang lumilipad si Desanya dito, ng stand. Desanya, ultimation to the X. To the X board. Pero si Kongko, ayan na, kumikripwalk. Apat ang nawala. Sa Season 2 Champions ng Kanto sila, alam ko sino ang kanilang, and with that, Season 1, pwede nilang ma-end yung laban na to. Nawala ako sa shoutcast mo, Tol. Tama ba yung narinig ko? Tinawag mo yung ult ni Wanwan na ano? Wutang? Wutang Clan? Wutang Clan? Wutang's Command. Wutang's Command. Cream Tol. Wutang Clan ain't nothing, bro. Let's see here. Isa naman mga kaibigan na pinakusan dito nila paring Kokok. Sabi sila paring Pain. Pero alam natin na Maxi yan, makunat yan. Siya lang yung binabanata. And of course, may backup na ginawa dito ni Desenya onto the bars of Feathered Airstrike to be activated. Mamamaap, hindi pa. Apple dito agad si Tens. Talagang gangster na gangster. Pero anong ginawa? Uma-activate si Vegeta. Galit na galit si Goku dito. Wutang Clan at may bait. Tapos BMI pala yun si paring Goku. Pero gumante, kagad mga membro dito ng Season 1. Habol sila kagad dyan. Huli ka, Desenya. Niya, kakanta ka ba? And that should be it. 666 along with paring Pew should get the clip onto them along. Actually, no, with paring Pew, yeah. Nag-habol. Grabe. Nag-habol. Pero retro na ba tayo, Tol? Makikita mo to? Classic. Dalawang inhibitor turret. Dalawang inhibitor turret na wala na naman sa signal. Ganitong ganito na naman. Bunatong the OG one. Alam mo na. Ito na, alam mo na. Alam na, other Bunatong. 100,000 million viewers. This is it. 16 to 32. Gawan mo na ng video thumbnail tabo nato para mabilis yung upload. Shout out pala sa'yo, pare. Ayan. Pero man, in a serious note, nag-hubble dito yung Season 2. Masyado silang nagmaasim. Ayan na si Yelin. Nakotol, no? Pero at least it burned out the BMI against Yako. Makes it awkward. Ngayon, alam nila na wala ng BMI si Yako dito. Merong kumakabila para dumaan sa kaliwa. Manggagaling si LA's dito. Pero alam din iyon ng mga taga-Signal Ultra. It's about protecting Yako, y'all. It's about being safe. It's about protecting the marksman. It's about getting the damage. Dahil 6 seconds na lang. Nandito na naman ang Lord. This is the third Lord of the game. Kuya Shinbu, aim situation as the grand finals ng Season 2. Alis na naman si Desanya. Makikipag one-on-one na naman ba siya? 16 to 22. This game, si handa mo na yung sarili mo. Tatawag si Ginoong Valdez. It's Saturday. Saturday hapon, half health na Lord. Nagkaka-immortalities na ang mga tao. Tatagal na naman yung game. 16 to 22. Oh my, free Lord. Oh Luminous my God. Season 1 champions. Wasak. Nawasak ang Makati circuit ngayon, ladies and gentlemen. Sa vibes ng laban natin. Coco into the front line. Mahagip si Coco ng last insanity dito. For the flicker under the 1-1. Pero here comes Yaku. Of course, Art of TV dito may activated. Pero Coco activates also his own ultimate. Wala ng chorus mode tank. Yaku dito na kinag-control naman. Pero look at Yelly Haze. Yelly Haze. Ladies and gentlemen. Darating dito si Tense. Desanya as well. He wants to get a stun. Tapos na nga pa. Wall stun. There's the burst. And napigilan pa rin. Oh my God. Mukha na naman tayo mga isang one hit. You can do that to Desanya. Isang one-hit na lang. Meron na dito. Hindi ako kanya, ladies and gentlemen. Nandito na si Kuya Pew. Wala siyang immortality. Meron yung check. They're focusing, ha? They're focusing the base. Kumikrit lang si Kuya. Ayun yung Lord! Lord! Patatasa pa si sa Lord! Oh my God! That game will be taken in by our Season 1 champion! It's our stage wife, UG, ladies and gentlemen. The Lord goes for the push. And it's gonna be Aethermain, Bren Esports, who will show us a very, very beautiful game number one para dito sa MCI.